Hi mga ka-HR, welcome back sa programang Highly Recommended. Of course, kasama niyo pa rin ang inyong favorite host, walang iba kundi si Mavel Arrive. Well, ngayong araw, panibagong pagtuklas na naman ng mga kakaibang establishment services na siguradong patok at pasok sa panlasa ng ating netizen. At aalamin natin kung papasok din ba ito sa listahan ng ating Highly Recommended. At ito nga, isa sa siguradong makaka-relate ang marami dyan, pagdating sa usapang pampaganda. Dahil itong natuklasan natin ngayon na isa daw highly recommended dahil dinarayo maging ng mga artista ay ang isang salon na matatagpuan dito lang po sa may Pedro Hill sa may Robinson's Place, Manila. At para malaman natin kung ano ba ang meron dito sa salon na ito, makakasama natin today walang iba kundi ang owner ng Hair Shaft Salon, si Miss Lucy Britannico Penales. Yan, magandang araw po Miss Lucy. Good afternoon. Ayan. Naku Miss Lucy, ang dami na po ngayon namin nakikita kasi sikat na po sa Instagram, yan, sa Facebook, ang dami na po nagtatag sa inyo, no? Na ang ganda daw po ng services nyo dito sa Hair Shaft. Syempre, before po tayo pumunta dun sa services, isa rin sa gustong malaman ng ating mga ka-HR na nanonood sa atin ngayon is, ano ang meron dito? Paano nagsimula ang Hair Shaft? Nagsimula ang Hair Shaft mga 19 years ago. Mm-hmm. Matagal na po ah. Mm-hmm. Medyo matagal na, pero continuous learning kami, mm-hmm, para ma-keep up namin yung standard at saka yung clientele, mm-hmm, at saka yung skill namin. Mm-hmm. Started with my husband, si Mr. Fred Penales. Mm-hmm. And then nagkaroon kami, very lucky to have good staff, loyal staff na naging very successful hairdressers like Miss Bell, yung, mm-hmm, aming manager, senior stylist dito. Mm-hmm. So from then on, we try to keep up all the time. Mm-hmm. Naalam namin ng kung anong latest, anong mga bago, mm-hmm, from how you blow dry the hair, how you iron curl it, and, mm-hmm, everything. Mm-hmm. Everything. So grabe ma'am, no, 1999 pa. Kung 19 years na, kasi 2018 na ngayon, no? Ganun katagal na ang Hair Shaft, no? Mm. So, nung nag-start po kayo, ma'am, dito na po talaga yung location nyo sa loob na agad ng Robinson? Hindi pa naman. Mm-hmm. Siguro dito, mga ano na kami dito. Nasa mga 15 years. 15 years. So, paano kayo nag-start, ma'am? What do you mean sa nag-start? Opo, sa ang branch kayo nag-start? So, unlike isang maliit na salon lang po hindi, ba ito dati? I started working sa Sweeney. They call it Sweeney. Mm-hmm. It's lahat ng hairdresser doon galing London. Oh. From Vidal Sassoon, London. Lahat, mm-hmm, taga London. Mm-hmm. And doon ko nakuha yung, mm-hmm, doon ko nakuha yung ano, yung doon ako natuto. Mm-hmm. Kasi so, mismo kayo po, obligatory sa kanila for them to be able to work here in Manila. Mag-train silang Filipino, mm-hmm, share nila yung knowledge nila para makapag-stay sila ng matagal. Otherwise, hindi sila mabibigyan ng working permit. So, luckily, part po kayo noon. I was one of them. Mm-hmm. I'm very lucky with my brother. Sobrang swerte talaga. So, mm-hmm, we're European influence. Oh, European influence. Yung approach namin, yung standard namin. European, very, no? European talagang origin ng knowledge. Mm-hmm. From the name itself naman po na Hair Shaft, paano nyo po na, okay, sige, etong salon na to, tatayo natin, Hair Shaft ang ipangalan natin. From nung 1999, natinayo nyo po ba ito, Hair Shaft na agad, or through the years na lang po nag-evolve yung name na yun? Yeah, Hair Shaft talaga gusto namin. Mm-hmm. Kasi nakuha namin yun sa ano, kasi we love coloring. Mm-hmm. And every time you color, every shaft of the hair, you try to learn it. The, mm-hmm, cortex, the nebula, everything. Mm-hmm. So, naisip namin, since we're dealing with hair, mm-hmm, we might as well name it. Yung scientific rin na shaft talaga. Mm-hmm. Na bawat hibla pinag-aaralan namin. Mm-hmm. That's why, ganun namin nakikip yung standard namin. Dahil lagi kaming nag-aaral sa bawat hair na ginagamit namin. So, parang ang pinaka-specialization nyo po dito is hair talaga, no? Oo. Yun talaga yung... Hair talaga. Oo. Dito po, no? And saan na po ba ngayon? Kung 1999, nag-start po kayo na mag-open ng klase na salon na to.
Saan-saan na po yung branches nyo ngayon? Meron kami sa Podium, meron kami sa Glorieta dito, tsaka isang wala sa mall, sa BGC The Fort. Mm-hmm. Pero madami pa rin tao, no? Oo. Yung, Pero ma'am, bakit mostly ng branches nyo is sa mall? What's with the mall na mall, dito? Mall kasi people, it's convenient for our clientele. Mm-hmm. The parking, pagkasama nila mga family nila. Mm-hmm. Happy na sila isama dahil habang nagpapaganda yung parents, nanonood ng movie, namamasyal yung mga bata, nagsashopping yung asawa, ganun. Mm-hmm. At saka mas safe ang environment, di ba? Mm-hmm. Maraming security. Oo, tama din naman, no? Mm. Though, sabi nga nila, kapag sa mall, mas mahal. Oh, okay lang. Pwede diba? Depende rin kasi. Mm-hmm. Pero kasi bukod dyan, ma'am, no, syempre, isa rin sa binabalik-balikan talaga, aside from the name, di ba, is yung services talaga. So, ang gumagawa niyan, of course, yung mga crew, yung mga stylist natin dito, no? So, paano nyo po tinetrain or paano kayo kumukuha ng mga stylist? We actually, may pagka-altruistic kami. We don't like pirating people. Mm-hmm. Unang-una, ayaw namin nagpa-pirate. Pangalawa, gusto namin kumuha ng mga people with good character. Mm-hmm. At sa, yung magandang ugali, tinitingnan namin and from there, ititrain namin. And through the years, malalaman mo yung attitude kung gusto niyang mag-grow, kung ayaw niyang mag-grow, merong immature pero gustong mag-grow, then you give them a chance. It's important that they want to grow. Mm-hmm. Ang kung ayaw mag-grow, nila, hindi talaga okay. Natitingnan mo talaga yung personality ng tao. Mm-hmm. Merong disidido, merong hindi, merong tama na lang, ganito na lang ako. Mm-hmm. So, but we do our best to make them realize na they have to move forward all the time, they have to grow. Mm-hmm. Tama always, din naman. We always motivate them. Mm-hmm. Okay mo sa'yo ng ganyan lang kasi ang dami opportunities. Mm-hmm. Ang daming clientele na pwede niyong pagsilbihan and be the best of what you do. Mm-hmm. And being part of Hair Shop Salon is one of that opportunities, no, ma'am? Well, yes. Sana they'll to look at it that way. Yes. Pero ma'am, paano yung sa training na banggit mo kanina, no, tinetrain nyo? Ano yun, ma'am? Kayo mismo, pag-apply nila dito, kayo mismo personally ang nagtitrain or dinadala mo sila sa training school? Wala kaming training school kasi hindi naman kami malaki. Mm-hmm. Ang pinakamaganda kasing training school talaga, hands-on. Yes. Yung sila talaga yung, hawakan mo yan, iramdamin mo yung buhok, ramdamin mo yung kliyente, ganon. Mm-hmm. Most of all, you have the heart. Oo. So, para ma-train mo yung tao, yun na nga, kailangan gusto niyang matuto. Mm-hmm. Oo. And dito po ba sa inyo, ma'am, bawat isa, di ba, meron po yan yung stylist, assistant stylist, dito paano po ba yung... Ah, ganun din, may senior, may junior stylist. Mm-hmm. Pero lahat may naman po assistant. Yan, sa hair, sa makeup, ganun, parang all around na rin po silang lahat. Oo, kasi ano ngayon eh, iba na ngayon specialty eh. Hindi mo lang pwedeng i-mix ang hair tsaka ang nails. Mm-hmm. Nagiging very Western na tayo or European. Mm-hmm. Before halo eh, pag sinabi mo parlor, hindi. Oo. Ngayon, hair salon na ngayon. Hair. Oo, hair salon. Oo, hair na. Or salon. Mm-mm. Hindi na pwedeng parlor. Pag parlor, may sa palengke lang yun. Oo. Sabi nga nila, di ba? Pero specialty store na ngayon eh. Mm-mm. Pero mamatanong ko lang din, no? Paano pala, sabi mo rin kasi kanina, di ba, na European influence ang hair shop. What do you mean by European influence? Eh kasi yung nga nagturo sa amin, European. Mm-hmm. Very European sila. So, the way ng paggawa nyo sa pag-style nyo ng hair, sa pag-ayos ng face, European influence din. Yeah, it should be. Yun naman tinuro namin sa kanila. Kaya lang, syempre, nasa Philippines pa rin tayo. So, i-adapt natin, parang kumbaga sa pagkain, Filipino fusion. European influence ka, pero you have to do it in a way na the Filipina will be happy. Yung tipong kakagatin pa rin nila. Yes. Diba? Kasi lalo na po ngayon, no, ma'am, ang arte na ng mga Pinoy. Lalo na yung mga babae. Diba? May awareness na ngayon ng buhok. Mm-hmm. At saka ngayon, marami na rin nag-aral sa Europe ng mga Filipino. Mm-hmm. So may awareness. But basically, Filipinos are half European, Western.
and European. So, meron tayong Spanish colony, meron tayong American colony na nag-ano sa atin, colonize sa atin. No? So, pagsamahin mo yung dalawa, Filipino is so, ano, classy. Yeah. Kasi, I agree. We have the European and the Western culture. So, ang taste ng Filipino, hindi weird. Ang taste natin is like Hollywood. Yeah. Tsaka yung, very proud. People here look so classy. The celebrities or celebrities, they don't look like sobrang ritokado ng makeup. Pati mga lalaki, naka-makeup. Tayo, we have very good looking guys. Yeah. Parang kailangan na lang kaya pumupunta sa mga salon is to enhance. Enhance. Diba? But naturally, ang gaganda, ang gagwapo ng Filipino. So, you don't have to make them look weird para mapansin. Tsaka yung mga Pinoy, no, very, alam mo yan, kapag sinabi na, ay, European influence, mahilig yan sa mga bago eh. Diba? Ayaw nila na usually na, ay, eto, nalaman ko na to eh. Eto, ganito yung ayos na ito. Eto, parang kakaiba to eh, no? Ganun yung style ng mga Pinoy minsan. Pero, specifically, syempre, ang gusto nila is kung okay yung services. Yes, and nakita rin namin, mama, sa inyong Instagram account, sa Facebook account, ang dami nagre-recommend dito sa Hair Shaft. Thank you. Talagang, tignan natin kung papasok din siya. And so far, sabi sa mga napag-uusapan natin ngayon is, kaya naman pala, kasi mataas yung standards, no? Based sa yung nag-aral pa talaga kayo, kayo mismo, personally, saka lahat, no? Lahat ng stylist namin, lahat yan, at least, nakapag-aral na sa Vidal Sassoon. Sa Vidal Sassoon. Like, Shanghai, or at least, hindi sila pwedeng dito lang. We make it a point na kapag travel sila, nakapag-attend sila ng convention sa Hong Kong, or and they went to Macau, they went to Singapore, Japan, or gano'n, na naka-travel sila to see the world. So, ano yun, ma'am? Isa yun ba sa qualification para maging stylist ka? Or pag nandito ka na, kayo mismo, tinutulungan nyo sila, sinusuportahan nyo sila, yeah, para makapag-train? Yes, we motivate them. We have a certain support. It might not be 100 support sa salon. But if they want to travel, we support them a certain amount, percentage. The rest, kailangan mag-motivate silang mag-work so they can travel and then we'll help them. Or they can even study abroad, we'll help them. Mahirap naman yung wala silang sariling motivation, di ba? And that's a good thing. Kasi, di ba, marami rin ngayon ng mga salon na sige, ayusin mo yan. Walang pakialam sa mga staff. Ay, di. Diba? Kailangan, ano, hindi namin binibitiwan pag hindi namin alam, pag hindi marunong. Kahit dalawa lang yan, basta marunong. Yung they can deliver a quality job. So, at least, yung mga nanonood sa atin ngayon is makakaasa sila, di ba, na magagaling talaga ang ating mga stylist dito. But by end of the day, sometimes it's eye of the beholder. Let's say yung staff ko, they gave their best. They did their best. Sometimes your best is not good enough para sa kliyente. Yes. So, sometimes talagang i-wish mo na lang na may mga madaling ma-please, na they're very appreciative. Meron naman kahit anong gawin mong ganda, ang ganda na, parang wala pa rin. Well, it's sad pa ganon, pero we do give our best. Yung standard namin eh, our standard is to give our best. Pero, to give our best. Yes. Yan yung isa sa maganda. At least, ma'am, through that, kasi sa mga ganito, ang pinakamahalaga talaga is yung services. At syempre, yung mga stylist, no? Kasi sila yung magpapaganda sa'yo, mag-e-enhance ng beauty mo, no? So, ngayon naman, ma'am, nalaman na natin na approve talaga pagdating dyan sa mga ganyang usapin dito sa Hair Shaft Salon. Pag-usapan naman natin ngayon, ma'am, is ano ba yung mga services na ino-offer ni Hair Shaft para sa ating mga customer at lalo na sa mga nanonood sa atin ngayon ng mga ka-HR natin? We do basically haircut, all sorts of coloring, rebonding, permanent blow dry, keratin, curling, anything about hair extension, anything about hair. So parang anything about hair. Pero meron din po kayo, di ba, minsan pagdating sa hair, sinasama na nila minsan eyelash extension. Well, wala talaga kami nun. Basta hair tayo dito. Kasi specialty na yan eh. Maraming, we can do it. Nag-training ang tao. Pero
people, they go to the special, to a special place for eyebrow. Yeah. Pati eyebrow ngayon, specialty na eh. O tapos yung pilik mata, yung nails. Mm-hmm. And of course, dito ang specialty is hair. So, almost all ng services pagdating sa hair. Yes, yes. And you do also makeup. Yun na yun, yes, no? We hair do. And makeup. Yun yata ang hindi maiwasan na dapat idagdag kasi. Oo. Kasi, it go, it's within your face eh. Your crowning glory is your head. Oo. Kasama sa ulo mo, yung mukha mo. Parang kumbaga full package na yan, yes, no? Dapat hair and makeup. Yes. Mm-hmm. We do, ano nga ba yun, yung airbrush and all that. Mm-hmm. So, alam na yun, no? Ganun yung iba, diba, yung mga stylist, kapag nakita ka, ay, alam na agad yung gagawin sa'yo. Ah, yes. Oo. At least, maganda. Kasi minsan may mga customer tayo, may mga client tayo na, ikaw na bahala. Diba? So, kapag hindi ganun kagaling yung crew mo, patay na. Oh, no? Oh, oh, but at least, dito sa Hairshaft, eh, makakasiguro ang ating mga clients, especially mga ka-HR natin na nanonood sa atin na okay, okay sa okay itong Hairshaft. Oh, oh. Yes. Pero ma'am, isa rin syempre sa tatanungin ng mga yan kapag pumunta sila dito, is yung price. Oh, price. Oo, yes. So, kapag mga haircut lang, same ba ang price sa men or women? Iba ang price ng men, iba sa women. Mm-hmm. Pero, pag sa men po, how much nagre-range kapag haircut lang? Mga 400 pataas. Mm-hmm. As high as 1,100 from 400 pesos to 1,100. Pag women naman, from 500 to 1,100. Oh, so doon po nag-range. Depende yun. Paano yun, ma'am? Depende saan? Depende sa tanda na, katagal na. Kung ba, matagal na yung saan, mahaba. 19 years na. Mm-hmm. Tapos nag-aaral na sa Europe, nag-aaral na sa States. They're more expensive. I think it's because of the level of education. But in terms of artistry, they're all the same. Yeah. Kung sila magaling. Mm-hmm. It's just parang sayang naman, no? Ang mahal pumunta ng London, ng Europe para mag-aaral at saka ng Amerika. Tapos, 500 lang ang charge mo, di ba? Mm-hmm. But it doesn't mean na hindi magaling yung iba. Magagaling lahat. Mm-hmm. Kasi, yung mga nag-aral sa abroad, itatrain naman yung nandito, isishare na yung knowledge. Oo, so, para lang exactly. Na, So, dyan yung sa haircut. Dyan, pagdating naman, ma'am, sa rebonding, how much nagre-range? From 4-5 yata, to 5-5 to 6-5. So, 4,000 to 6,000 from that range. Oh, higher. Meron kaming ano permanent blow dry tinatawag. Mm-hmm. It's in between rebonding and permanent and keratin. Mm-hmm. Hindi siya masyadong mas unat siya pero hindi masyadong flat. Mm-hmm. Ah, oo kasi yung iba ayaw yan eh, di ba? Sasabihin kapag nagpa-permanent, huwag niyo pong ipa-flat. Yan ako na experience ko din yan eh. So, tinatawag namin permanent blow dry. Mm-hmm. So how much po yun? Iba pa po price din ng rebonding. Oh, same price. Pagdating naman po sa curling or perming? Perming, marang ganun ang price namin, mga 3-5 pataas. 3-5 pataas. Depende po kasi meron sa tayong length. Permanent, tas 'di ba sa length yung tinatawag, no, ma'am? Depende sa length. Mm-hmm. Eh paano naman ma'am pag full package, hair and makeup? Hair and makeup mga 2-5 pataas. 2-5 pataas. And nagki-cater din po kayo niyan outside, no? Pwede, if they send us proposal. Through appointments, o magpa-appointment. Oo. Pero we prefer na magpunta sila dito. Mm-hmm. Paano po pag, for example, wedding or may occasion, debut? Meron pag din. Pag ganun. Nag-cater naman po kayo like home service. Pwede rin. Mm-hmm. Pwede rin. Pwede tas rin. Depende na lang sa usapan. Yes, oo. Depende na lang sa usapan. Ayan, nako mga ka-HR, Miss Lucy, salamat ha. At sa inyo mga ka-HR, I'm sure, at least nabigyan na kayo ng idea kung may gusto na kayong ipagawa sa inyong mga hair. Or lalo na ngayon, napapanahon, di ba? Ang dami nating party, ang dami nating okasyon na pinupuntahan. Pwedeng-pwede na hair and makeup, full package na, no? Yes. Ayan, nako, approve nga naman talaga dito sa Hairshaft Salon. Pero kung gusto nyo magpa-appointment or may tanong kayo, pwede kayong mag-inquire dito sa Hairshaft through their Facebook or Instagram account. And meron din po ba yung contact number, Miss Lucy? Phone number namin dito sa Robinsons is 567-5244.
24/7. Mm-hmm. So, ayan, Miss Lucy, at sa ating mga ka-HR, kung gusto nyo magpa-appointment, lalo na dito sa kanilang Robinson Branch, eh, pwedeng-pwede nyo na po yung kontakin. Ayan, again, maraming salamat po, Miss Lucy. Thank you so much, thank you po. At yan, ako, una pa lang, unang araw pa lang, eh, napa-approve na tayo sa Hair Shaft Salon. Pero huwag kayong mag-alala, syempre, kasi magbabalik pa tayo para sa susunod na episode ng Highly Recommended. Of course, dito pa rin sa Hair Shaft Salon. Pero kung na-miss nyo ang episode natin today, pwedeng-pwede nyo po kaming i-follow sa aming Facebook page at DZRH Manila, sa aming pong YouTube account at DZRH News Television. At para kumpleto, puntahan nyo na rin po ang aming website sa www.dzrhnews.com. Again, maraming salamat po. Tutok lang po kayo dito sa DZRH News Television. Again, ako po ang inyong favorite kay HR, si Mavel Arrive, dito sa programang Highly Recommended. Bye!